Study the properties and characteristics of light and sound. As we all remember, heat and sound travel, so does light also travel. Light travels in a straight line, but sometimes it bounces back into the direction of the source. We call this reflection. Shiny metal and mirrors are just some of the many objects that reflect light. However, when light passes from one material into a second material like mirror or water, the light path is either bent or reflected back. On the other hand, sound has its own properties also. The loudness of a sound refers to how strong the sound seems to us when it reaches our ears. Loud sound also means intense sound. Sound loses intensity as it is spread outward in all directions from the source. The loudness of a sound decreases between a person and the source of the sound. The softness or loudness of sound is called volume. If the volume of the sound is controlled, there will be varying degree of loudness. A sound wave travels at different speed through different media. As it travels, it often bumps into objects, into encounters. It hits a hard, smooth surface, the waves reflect. That means that the sound bounces back. The sound wave that bounces back is called an echo.
O ngayon, Hans, lahat ng sasabihin mo, pakikinggan ni Rich, okay? So ngayon, titingnan natin kung madidinig ni Rich yung mga sasabihin mo sa pamamagitan niyang hawak mo na merong harang na pader, okay? O sige nga, magsimula na tayo. Lakasan mo pa, sige. Isa pa. Ano, Rich? Nadinig mo yung sinabi niya? Opo. Ano yung sinabi niya? Bear. Totoo ba? Sinabi mo bear? Opo. Ayan, malinaw, Rich? Opo. O, sige. Tingnan naman natin ngayon na medyo malayo ng kaunti. Kung madidinig pa ni Rich yung sasabihin ni Hans, okay? Oh. Okay ka na ba dyan? O, ikaw, Rich? Okay na. O, sige, Hans. Magsalita ka. Lakasan mo pa, Hans. Ikaw, nadidinig mo, Ritz? Opo, pero medyo may ugong po. Ayan. Saan mo nadidinig yung sounds? Sa pader o dun sa labas? Sa pader po. Nanggagaling saan? Pader. Ayan, okay. So, ano yung sinabi ni Hans? Flower po. Malinaw ba bang nadinig? Hindi po, may konti pong ugong. Ah, okay. O, sige, tingnan pa natin yung isa pa, yung malayo na. Ayan. O, sige. O, usog ka ng kaunti, Ritz. Ayan, sige. Usog ka pa ng kaunti. Ayan. O, sige. O, sige, Hans. Magsalita ka. Isa pa. Lakasan mo pa. O, okay. O, kamusta, Ritz? Hindi ko na po marinig. Ubong na lang po eh. Ayan. So, ibig sabihin, kapag malayo na, hindi na nadidinig, ubong na lang, okay? Kapag malapit, malinaw na nadidinig kung ano yung sinabi. Kapag medyo malayo, ayan, so medyo nadidinig pero hindi na clear, okay? O, sige, lapit na kayo, pipicturean ko na kayo dito. Ayan, sabi mo, thank you! Thank you! Thanks for watching! God bless! See you next time!